What's up guys? Welcome to my channel. So today, pag-uusapan natin ngayon yung loop at saka sweep. So ito yung continuation ng topic ng tatlong tools AutoCAD 3D Basic. So sa nga pala, sa mga gustong magpa-shoutout dyan, para comment lang kayo dito sa baba para ma-shoutout ko sa next video ko. Then ito yung continuation sa mga hindi pa pala nakapanood. Panoorin nyo yung 1, 2, at ito yung 3. Para makasabay kayo. So, tara, simulan na natin. Yan. Umpisa na natin para mabilis tayo. Ito yung una, buksan natin yung AutoCAD, di ba? Siyempre. Yan. Then, Ctrl-N. Ctrl-N tayo para sa new sheets. Yan. Then, option. Yung, huwag kalimutan talaga, isit talaga to. Sa bagong drawing lang yan. Yan, bagong drawing. Yan. Okay na yan. Okay natin, apply. Okay. Then F7. Ayan, tanggal na yung grid. Then punta tayo sa units. Type natin units. Pag bagong drawing talaga, units, diretso tayo sa units. Then mm tayo, 0-0. Ayan. Then ay, hindi pala nakasit. Ito pala sa baba. Ito pala sa baba, nakasit yan. I-sit muna natin ng 3D modeling kasi nakasit 2D modeling yung computer ko eh. So, ito. Hanggang mic. Mabilisan lang to. Gawa tayo ng model. Viewport muna. Viewport. Yan. 3. Yung ano kasi, punta tayo dito sa sweep. Yan, sweep. Sweep tayo ngayon, sweep. So, paano gumawa ng sweep? Madali lang. Gawa ka lang ng circle sa top. Isip muna natin ang top to. Top, yan. Dito din, front. Then dito, isometric. So, gagawa tayo ng sample ngayon. Kadalasan yung ginagamit yung sweep na command na tools is sa ano, sa mga tambutso, ay sa mga manubela ng motor, di ba, pantay yun, nakabend yung mga tubo or kahit ano, pipe, pwede yun. So paano ba, halimbawa ganito yung wire is naka-curve yan. Madali lang yan. Para mas mabilis tayo, spline na lang. Wala na siyang dimension. Yan, spline. Yan, naka-spline na yan. Or, gagawa tayo mismo ng manubila. Sige, manubila. Ano ba yung manubila? Manubila 5 2 5 2 5. Then, reduce natin. Reduce ng 2. Yan. Reduce sa baba. Reduce sa baba. Reduce sa taas. Ito. Patiin natin. Hindi na ano. Para mabilis lang. Mabilis lang ito. Patiin natin isa. Pareho lang siya. Ganon din yung technique guys. Pwede nyo rin
sa gitna, atiin lang yung object. So, ito na. Circle. Ito yung technique dyan, circle. Yung diameter, diameter at 1. Yan. Siyempre, pag nasa top yan, punta tayo sa isometric para mapatayo natin. Yan. 90 degrees. Yan, nakatayo na. Oops. 90 ulit. Yan. So, paano yan? Gawin na lang natin yung sweep. Click natin yung object, then hanapin natin ng path. Ayan, boom. Tapos na. Then, i-mirror natin kabila. Sa top. Pareho na. Then, yun. Dito natin magagamit yung yun. Kung nasa gitna tayo mag, ano. Ayan, tapos na. Madali lang, guys. Tingnan nga natin sa isometric. Ayan. So, wireframe. So, ayan. Tapos na, patayuin natin. Yun lang, ganun lang. Madali lang talaga. Ayan, tapos na. So, ngayon, sa looping naman. Yung looping, yung gagawin mo sa looping, is hindi siya mag bibilog. Hindi siya mag, hindi kagaya sa sweep na kahit na hindi naka object yung drawing mo, yung hindi naka plane yung object mo, is magpa-pattern siya. Iba sa looping. So kasi ang sa looping applicable yan sa mga tambot. So yung kung titingnan mo sa top is baba. Yung titingnan mo sa top is pantay, pero pag tingnan mo sa upfront view niya is nakaganon. So tunay na 3D kagaya nito. Kung titingnan mo sa top is straight lang, kung pero may laman pala sa baba, nakaganon. So guys, dito na naman tayo sa loop. So paano gawin yung loop? So gawa muna tayo ng linya dito. 5 pa rin. 2 5 2 5. Yan. Pili uli natin. R2. 1 lang. Sample lang to guys, sample. Para magka-idea kayo. So, kadalasan naman talaga, kung titingnan mo sa mga tambutso is nakaganon. Tatlo yung dimension niya. Kung titingnan mo sa top is straight, pero pagdating sa ano, nakababa pala. So, kadalasan sa makikita nyo talaga sa mga turbines o sa mga tambutso is ganon yun eh. So, paliit na palaki. So, hindi na yan kaya ng sweep. So, gagamitin mo ngayon. Dito yung magagamit yung loop. So, patayuin muna natin itong ginawa nating model. Yan. Tundan nyo lang ako. Ayan. Kung titingnan mo dyan sa top, straight yan. Diba? So, gawa tayo ng circle. Buhan paliit hanggang palaki to eh. Ayan. Sundan nyo lang ako. Ayan. Halimbawa, kung bibigyan kayo ng sample, at least may reference na kayo. Madali na lang to sa inyo. Pansit na to. Adjust na lang natin. Ayan. Medyo malaki. Ayan. Ayan. Pag ganyan kasi, pag hindi pa solid yung object mo, hindi yan talaga maglo-loop. So, ang gagawin mo dyan is gawin mong solid. So, anong kuman yun gagamitin mo? So, gagamitin mo ngayon dito ang region. Ayan, region. E region mo, gawin mong solid lahat yung ginawa mong object.
Pag masolid na yan, so saka ka pa maglo-loop kuman. Ayan, loop. Loop. Oh, wala pa lang. Dagdagan pala natin ng bilog para bababa siya. Kulang pa. Ayan. Para magku-curve na yan. So, ngayon apply na natin yung loop. Ayan, tingnan nyo. Di ba maganda? Pagkatapos, cross-section lang. Ayan, tapos na. Kahit na paikot-ikutin nyo yan, ganyan yung mangyayari sa object nyo. So, gawin mo, yan yung talaga yung technique, guys. Yan yung talaga yung technique. O, tingnan mo dyan sa top. Yan, o. So, ito lang. Okay na. I hope na may natutunan kayo sa lecture natin ngayon. So, i-review ko lang uli. Ito yung i-review ko lang uli. Mula doon sa union. Mula doon sa union, subtract at saka intersection is ngayon isang looping. Looping, a loop, extrude, loop at saka revolve. So, sana may natutunan kayo. Sa susunod nating tackle, guys, is application na tayo. Paglalagyan na natin ng materialis. I-apply na natin yung medyo ano. So, medyo hindi naman mahirap pero practice lang. Madali lang talaga, guys. Applyan na natin ng rendering at saka materialis ng materials yung object natin. So, hanggang dito na lang. So, huwag nyo kalimutan, guys, mag-subscribe at sa hit yung notification bells para notification bell para updated kayo sa susunod nating topic. So, salamat, guys. Sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon. And see you for the next topic natin. Bye-bye.